ibang balita naman, sa kauna-unahang pagkakataon ay personal dumalo si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa pagdinig ng Department of Justice sa reklamo laban sa kanya kaugnay sa pagkamatay ni na Percy Lapid at June Villamor. Sa preliminary investigation ay naghain ng mosyon ang panig ni Bantag para mag-inhibit ang DOJ panel sa paghawak ng reklamo dahil sa kawalan umano ng jurisdiction. Ayon sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, ang Sandigan Bayan ang may jurisdiction sa kaso ni Bantag dahil ito ay salary grade 30. Hindi naman natuloy ang paghahain ng kontra sa laysay ni Bantag dahil sinuspinde ng DOJ panel ang pagdinig habang hindi pa nareresolba ang motion to inhibit ni Bantag. Binigyan naman ni DOJ o ng DOJ panel ang panig ng mga complainant ng 7 araw para magkomento sa motion ni Bantag at pagkatapos ay reresolbahin ito ang motion to inhibit. Samantala, iginit naman ang panig ng Southern Police District na kokontrahin nila ang motion ni Bantag sa kanilang ihahain komento. Ikinatutuwa naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ang pagtungo ni Bantag sa DOJ. Kaugnay nito, umaasang kalihim na patuloy na igagalang ni Bantag ang batas. Magugunita naman na unang hinimok ni Bantag si Rimulya na magbitiw sa pwesto. Naniniwala rin si Bantag na may sindikato sa likod ng pagdidiin sa kanya sa pagpatay kay Lapid.